birthday, everyone. And ayun, this is my first time, no, mag-preach sa service. And actually, di ko in-expect na ganito kaaga, no, kabilis na mag-preach ako. Actually, expected na October pa. Pero ayun, since si Lapas ay nasa Masbate ngayon, they were reciting yung tinuturuan nila yung mga kapatiran natin sa Masbate, no. Kami po ni Deacon Mimon ay tinake over muna yung kanya pong preaching for this day, no. And ngayon po ay inananyahan po na tayo po ay manalangin sa ating pong opening prayer. Sige po, let's bow down and let us pray. Father, we thank you for this day, Panginoon, sa pagsusustain sa amin, sa pagbibigay, Panginoon, ng lakas sa amin, Panginoon, na bumangon, na mag-celebrate, Panginoon, ng iyong araw, Panginoon. And I pray, Panginoon, itong preaching na to, Panginoon, ay maging hamon sa amin, Panginoon, at tulungan mo kami, Panginoon, na mas maintindihan ang iyong salita at yung clarity, Panginoon, ng message ng ngayong umaga na to, Panginoon. Give us understanding, Panginoon, wisdom and knowledge for this morning, Panginoon, hanggang mamaya, Panginoon. At tulungan mo kay Panginoon na mag-focus on the sermon, Panginoon. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Last Sunday, no, si Pastor Angel diniscuss niya yung triumphant of his palm, no, in related sa unang araw ng Semana Santa, no, at pinapatungkulan nun, no, yung pagdating ni Christ sa Jerusalem, recognizing him as a king but in a political view, no. At ngayon, ito yung ikahuling araw na kung saan maraming tao ay nare-recognize yung at sineselebrate, no, yung historical event ng resurrection ni Christ, no. Maraming tao ang kontento at tinatanggap ang katotohanan na nangyari ito. But on the other hand, no, marami rin namang naniniwala na hindi ito nangyari. No, some of them are atheists, no. Pero meron din naman mga tao na ayaw na lang nila itong pag-usapan, no. Marami ay tinitake na lang to as a regular holiday, no. Maraming tao na tinitake na lang to na it is just some kind of rest, no. But we, no, tayo as a church, we focus on the reality of the resurrection, no. That this is not a once a year discussion, no. Na hindi lang ito isang beses na discussion or it is just a once a year recognition. It is a constant reality for us, no. At dahil dito, tayo'y namumuhay dahil sa resurrection ni Christ. Kaya ating pong pag-uusapan ngayong umaga na to, kung ano ba yung naging implikasyon sa atin ng resurrection, no? That's why the title of our sermon for this morning is the implication of the resurrection. And ang ating pong text ngayong umaga na to ay matatagpuan po natin sa Luke 24 verse 1 to 8. No? At inanyayahan ko po na tayo po tumayo at buksan po natin ang ating Biblia sa Luke 24 verse 1 to 8. In verse 1, on the first day of the week, very early in the morning, the women took the spices they had prepared and went to the tomb. They found the stone rolled away from the tomb, but they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were wondering about this, suddenly two men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. In their fright, the women bowed down with their faces to the ground, but the men said to them, "Why do you look for the living among the dead? He is not here. He has risen. Remember how he told you while he was still with you in Galilee,
The Son of Man must be delivered over the hand of sinners, be crucified, and on the third day, be raised again. Then they remembered His word. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Maaari na po tayong upo. Daughter of this book is probably Luke. No? He is one of the disciples of Christ. He was a physician, a travel companion of Apostle Paul. No? He wrote this gospel and its sequel, no? Yung book po ng Acts. No? The earliest possible date of Luke hanggang Acts is immediately after the events that Luke recorded in Acts 28. No, which would have been AD 62. But Luke and Acts are addressed to Theophilus. May kita po natin yon sa first chapter ng Luke and also the Acts. No, and Luke's broader audience, yung audience po ni Paul ay consisted primarily doon sa mga Kristiyanong hintil, no, like si Theophilus, no, na who had already been taught Jesus Christ. And the main theme of the book of Luke is that the gospel is for all, no? Even the Jews, even Gentiles and Jews, it is the gospel is for them, no? Sa ating mga hintil and also for the Jews. No? Since Jesus is the promised one of God, as prophesied in the Old Testament, and as seen in God's saving activity in Jesus' life, death, and resurrection, the Christian tradition. Luke's reader have received our truth, no? By believing in Jesus Christ, the Son of God, they will receive the promised Holy Spirit whom He gives to all who follow Him. Si Luke ay mostly ang meron siyang goals, no, sa writing niya. Una po ay to assure his readers of the truth of what they had been taught. Pangalawa po ay to help them understand how Israel's rejection of Jesus and the Gentiles' entrance into the kingdom of God are part of God's plan. And pangatlo po ay to clarify that Jesus did not teach that His bodily return will come immediately, but there will be a period between the resurrection and His return. And pang-apat po is to emphasize that they need not fear any mere earthly power such as Rome. And the Gospel of Luke focuses on the life of Christ, no? From the chapter 1, no, yung infancy and the preparation ng kanya pong ministry and his ministry in Galilee, no? And kanya pong paglalakbay sa at ministeryo sa Jerusalem, at ang dulo po ay yung kanya pong suffering, kanya pong kamatayan, at kanya pong muling pagkabuhay. And in connection to this resurrection, no, there's some lately na report. Ewan ko lang kung nabasa niyo siya sa, I think, sa PhilStar, no, that there's a pastor who buried after 2 years after his death, no. Siya po inilibing after 2 years ng kanyang pagkamatay. So tiningnan natin, napakatagal nun, no. And dahil ang reason nun ay ang kanya pong pamilya ay naniniwala na siya ay mabubuhay muli, no? According to the reports, the man named Siba Modley passed away in August 2021. But his family opted not to bury him just yet with hopes that he would come back to life. At ang nakakalungkot dito ay even the church, no, didn't recognize his death. But instead, they were spent years praying for his resurrection. No, na, at ayun yung nakakalungkot na katotohanan na they did not recognize his death. No, maasa sila, even the church, maasa na mabubuhay ulit yung kanila pong pastor na namatay. But there's a manager, no, doon sa mortuary na kung saan nandun po yung katawan ni Molly, yung morgue, no, na pinag-i-stay ng katawan ni Molly, ay pinayagan, no, ng manager na mag-stay yung katawan niya doon for long.
But they found out na oras na para ilibing or i-cremate yung katawan ni Moldy dahil sa kadahilanan no, na meron itong health and environmental risk. No? He reached yung relatives, nung, yung family, yung asawa, multiple times no, for their consent, pero wala, pero hindi siya binabalikan ito. And dahil dito no, dinala niya ito sa korte no, and ang sabi niya, sabi niya dito, it is a civil matter no, I cannot make the decision to bury or cremate him on my own. At dagdag niya pa dito ay it has to come from his family, but they are not saying anything. He was a well-known man and does not deserve this kind of treatment. And I hope the court can provide some relief. And according doon sa official documents, ang kanya pong asawa ni si Moodley's, na ang kanya pong asawa na si Jessie, ay minimaintain at naniniwala pa rin no, na makita ulit nila si Moodley na buhay pa. And dahil dito no, dahil tinaas nga ito sa court no, binigyan po sila ng yung mismong morgue, eh, yung owner ng morgue ay binigyan sila ng green light. Green light, sabihin, pinapayagan sila na magkaroon ng mandatory burial or cremation after dahil present ni ng owner na they reach the relatives of Moodley's family, and sabi pa nga dito they reach them 30 times no, but hindi po binabalikan yung owner and also the manager nung kanya pong pamilya no. And ang pinakamahirap pa dito ay pre-present din po nila na yung katawan ni Moodley ay magdudulot ng health and environmental risk no. And dahil doon, ito yung naging desisyon ng korte no, na magkaroon ng mandatory burial or cremation. And dahil doon si Moodley ay nilibing no, after 2 years after his death. No? And andun din yung mga kapatid niya, yung mga extended family niya, pero yung kanya pong asawa at ang kanyang dalawang anak ay nag-decide na i-skip ang funeral service no? Dahil sa hindi malaman na rason. May kita natin na Hello. May kita natin sa report na to or sa story na to na there's a wrong view of the implication of the resurrection. Even the church believes in the resurrection, but they do not have a proper view on it. And I believe na ginamit ito ng Panginoon to expose them. But on the other part, may katotohanan na ang mananampalataya kay Kristo ay muling nabuhay at nabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay, no? Meron namang katotohanan na tayo ng tao ay mag-resurrect, but not in this earth, no, but in the new earth. In Ephesians chapter 2 verse 2 to 4, sabi dito, but because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgression. It is by grace you have been saved, and God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Na tayo po'y patay sa kasalanan, pero dahil sa pagmamahal at habag ng Diyos sa atin, tayo'y muling nabuhay sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng natapos na gawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. But there are also who denied the resurrection, no? Meron naniniwala dito at meron din namang hindi naniniwala dito. In fact, nangyari yung unang denial ng resurrection
sa araw mismo ng resurrection. At makikita natin to in Matthew 28 verse 12 to 13. Sabi dito, when the chief priests had met with the elders and devised a plan, they gave the soldiers a large sum of money, telling them, "You are to say, his disciples came during the night and stole him away while we were asleep." Binigyan po ng large sum amount of money itong mga soldier para sabihin o ipakalat sa mga tao or even sa sabihin sa governor, no, para ma-satisfy yung governor na yung yung mismong emperor nung that time na yon, na yung mga disciple ay kinuha yung labi ni Christ doon sa kanya pong libingan, no. And isa po ito sa pagpapakita na yung resurrection ni Christ ay dinidiscredit, no, and dinideny na hindi ito nangyari. And ang nakakatawa pa dito ay paano masasabi ng mga disciples na kinuha nila yung katawan ni Kristo, eh tulog nga sila. For 2,000 years, simula nung resurrection na to, this denial has been constant ever since. Pero ni isa dito, walang nagtatagumpay. None of them has broken the chain of evidence to the reality of the resurrection. None of them has ever explained the empty tomb, the grave clothes, the eyewitnesses, the missing body, the stone rolled away, the transformation of the disciples who went cowards fleeing for their lives to bold preachers of the risen Christ. Hindi nila kayang i-explain kung paano binago ng mga disipulo ni Kristo yung mundo. They turned upside down because of the resurrection. They believe in the resurrection. Naniniwala sila, and even tayo hanggang ngayon, na ang Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay. At ito ang nagiging pag-asa natin. And I wonder kung John MacArthur, one of his sermon regarding on the resurrection, no? Sabi niya dito, destroying Christianity requires that you destroy the resurrection. So eventually, all those who attack the Christianity attack the resurrection. Because in the resurrection are all the central of realities of Christianity. The truth of the resurrection for 2,000 years has been the foundation of Christianity. Napinapakita nito na ang resurrection ni Christ ay it is the center of our faith. It is the center of the Christianity. It is the center of our lives. Na kung wala ang resurrection, baliwala yung faith natin. Kung wala yung resurrection, we have no hope. Pero, gaano ba kahalaga yung resurrection? At bakit ito ang naging sentro ng ating buhay at pananampalataya? Una, itinataas dito ang katotohanan ng salita ng Diyos. It vindicates the truthfulness of the Word of God. When Jesus met some of the disciples, kung makita natin in the Luke 24, abante tayo ng mga ilang verses, no, Jesus met some of the disciples in the road of Emmaus and open up the Old Testament scripture, and he spoke to them of the things written about himself. In fact, Jesus Christ covered the whole Old Testament, no, ang mga kautusan, mga propeta, and even the writings. Pinakita niya ito sa mga disciples na yung mga kasulatan na yun na kinalakihan nila, no, and even the Jewish people, na pinapakita nito na ang Misaya ay maghihirap at muling mabubuhay. And later that, in the chapter 24, later that evening, the disciple understand that the resurrection of Christ fulfilled the Old Testament. Pinapakita lang dito na yung Old Testament ang isa sa mga implikasyon ng resurrection ay
ang resurrection ang naging fulfillment ng Old Testament, no? Napakaraming verses na nagpapakita na ang darating ang Messiah, muling maghihirap at muling mabubuhay. Pangalawa, ipinakita nito ang deity ng anak ng Diyos, no? In Romans 1 verse 4, sabi dito, "And was declared to be the Son of God in power according to the Spirit of holiness by His resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord." And in Ephesians verse 1, chapter 1 verse 20, that He, the Father, worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places. Pinapakita nito na ang Ama sa pamamagitan ng resurrection ni Christ, no? Pinakita nito na dineclare ng Ama na siya ay anak ng Diyos, no? And by the power of the resurrection, sabi doon sa Romans, and was declared to be the Son of God. Dahil nangyari yung resurrection, pinapakita noon na si Jesucristo ay anak ng Diyos, no? At siya mismo ay Diyos. Pangatlo, it affirms the Church of God. Sabi ni Christ in 1 Peter Jesus said, "I will build my church." But the church was predicated, no, on His rising from the dead, no? Si Christ ang sinabi niya that "I will build my church," no? And Ephesians, again in Ephesians chapter 1 in verse 20 says that God the Father brought about in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion and every name that is named, not only in this age but also in the one to come. Ano yung dadalhin niya? At ito yun, sabi niya dito, "He put all things in subjection under His feet and gave Him as head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him who fills all in all." It is the resurrection of Christ that establishes the church. He is alive and He lives in the church. And lastly, no, at dito po iikot ang ating message ngayong umaga na to, na it completes the salvation of those who believe in Him. Ang message po natin ngayong umaga na to ay, through the resurrection of Jesus Christ, we, the saints, can live an empowered new life towards the promised glorified state. Ulitin ko po, through the resurrection of Jesus Christ, we, the saints, can live an empowered new life towards the promised glorified state. Christ indeed was dead. The resurrection cannot happen if there is no death. The mere fact that in verse 1, no, may kita po natin in verse 1, the mere fact that the women brought spices, sign po natin in verse 1, on the first day of the week, very early in the morning, the women took the spices they had prepared and went to the tomb. They are sure that the body was already decaying, no? Jewish culture doesn't embalm their dead, no? Hindi po nila iniimbalsamo yung mga patay, but they just places on it. They just place spices. Sorry, the spices on the corpse. And Christ indeed was buried. Siya po inilibing. In verse 2, makita natin that they are certain the body of Jesus was entered in the tomb and was sealed from outside by a big stone. And Jesus is alive as attested by the angels.
Jesus is alive as attested by the angels. Na may kita po natin sa verse 4 to 6. Sabi dito, while they were wondering about this, suddenly, two men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. In their fright, the women bowed down with their faces to the ground, but the men said to them, why do you look for your living among the dead? He is not here. He has risen. Remember how we told you while he was still with you in Galilee. Pinapakita dito that Christ was alive. He is risen. And it was attested by the angels. And also Christ predicted everything, proving his sovereignty as God. Makita natin in verse 7 that the Son of Man must be delivered over the hands of sinners, be crucified, and on the third day be raised again. If it, Christ on the sa mga previous chapter, no, as si Christ mismo ay nagsabi na siya ay maghihirap, siya ay mamamatay, siya po ay siya ay mabubuhay. He predicted everything. At pinapakita lang nito na he is sovereign. No? Pinapakita nito na that he is sovereign as God. And this resurrection, no, makes a full impact of our salvation. And maglilid dito sa una nating punto. The first point is, by his resurrection, he has overcome death so that he make us share in the righteousness he won for us by his death. No? Napakaganda po ng devotion kanina ni Brother Preacher, na kung saan pinapatungkulan nito na si Christ, he absorbed the wrath of God. No? Christ justifies us on our trespasses. Na dahil sa ating mga kasalanan, siya po'y namatay at muling nabuhay. At dahil dito, he declared us righteous. In Romans chapter 4, verse 23 to 25, sabi dito, but the words it was counted to him were not written for his sake alone, but for ours also. It will be counted to us who believe in him who raised from the dead Jesus our Lord, who was delivered up for our trespasses and raised for our justification. Now, pinapakita dito na yung resurrection ni Christ, it has overcome. Yung resurrection ni Christ ay it justify us, and this is the work of the resurrection of Christ. Hindi lang para baguhin yung ating mga moral character, maging religyoso tayo, no, but Jesus came to seek and to save that which was lost, para iligtas sa mga tao sa walang hanggang impyerno. He died on the cross and raised to bear the penalty. Ang buong galit ng Diyos dahil sa kasalanan at ang lahat ng mananampalataya, siya ay namatay, muling nabuhay to satisfy the wrath of God. And also, Christ mediates us to God. No? Siya po'y pumagitna, no? Dahil sa kanyang resurrection, he immediate us to the Father. In Hebrews chapter 4, verse 14, sabi dito, since then, we have a great high priest. No? Not only raised, no? Who has passed through the heavens. Hindi lang muling nabuhay, but who has passed through the heavens, lumagpas hanggang langit. Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. Na si Christ, sa pamamagitan ng kanyang resurrection, siya po'y pumagitna sa atin at sa Ama. That without the resurrection, we are the one who will take the wrath of God in eternal hell. Kung hindi pumagitna ang Panginoon, kung hindi nag-justify ang Panginoon sa atin, we will take the full wrath of God
in eternal hell. Pangalawa, the resurrection of Christ is a guaranteed of His promise resurrection for us. Think ko po, point number two ay, the resurrection of Christ is a guarantee of His promise resurrection for us. In verse 8, sabi dito, that they remembered His words. It is Jesus who said the very word of His resurrection. Siya po mismo yung nagsabi na siya'y muling mabubuhay. In John chapter 2, verse 19 to 22, sabi dito, Jesus answered them, "Destroy this temple, and I will raise it again in 3 days." They replied, "It has 46 years to build this temple, and you are going to raise it in 3 days?" But the temple He had spoken of was His body. After He was raised from the dead, His disciples recalled what He had said. Then they believed the scripture and the words that Jesus had spoken. Si Christ mismo yung nagsabi na siya ay muling mabubuhay in 3 days. And it happened. 2,000 years ago, it happened. And it is Jesus who said the very word of our resurrection. That without the resurrection, there is no blessed hope. Pinapakita nito na kung walang resurrection, tayo'y malulunod sa dagat-dagatang apoy. Wala tayo dito ngayon. Wala tayong hinahawakan na pag-asa. Our faith is void. At when Christ resurrected, most of the disciples forget what Christ has said. After mamatay ni Christ, the disciples forget kung ano yung gagawin niya. In verse 8, sabi doon, then they remembered His words. Pinapakita lang nito na even those disciples na nakakita kay Christ, they are forgetful. Paano pa tayo? We are forgetful. We are even forgetful to the work of Christ. But the very word of God remind them His works. Yung mismong salita ng Diyos, yung nagpa-remind sa kanila kung ano yung ginawa niya. Na siya'y namatay, siya'y maghihirap, at siya'y muling mabubuhay. Let's be reminded on the work of Christ every day sa pamamagitan ng pagpapagal sa mga kaparaanan ng kanyang biyaya. In the Word of God, in prayer, we should remember the work of Christ in our lives. We should preach the gospel in ourselves. And brothers and sisters, let us hold fast to the promise of Christ. Let us hold sa kanyang pagbabalik na tayo may maghirap sa mundong to. Meron tayong pag-asang palaging babalikan. Our biggest problem have been solved by when resurrection happened. And in conclusion, ang ating pagkakaligtas ay konektado sa resurrection ni Christ. At ang panalangin ko ngayong umaga na to, that we may place our hope to the finished work of Christ. And we may have a confidence to say this. Death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is in the law. But thanks be to God, who gave us the victory through our Lord Jesus Christ.
sa ating pong mga mananampalataya, pagpatuloy tayo to hold fast in the finished work of Christ and continue to be reminded by His work by mediating His words. And let us continue to proclaim what Christ has been done to us. Huwag nating sarilinin kung ano yung ginawa ni Kristo sa atin. But let us proclaim the gospel. Let us proclaim what Christ has been done. To the unbelievers, kung nakikita mo na kaya mong mabuhay nang wala si Kristo, nagkakamali ka. You have no hope apart from the finished work of Christ. Magsisi ka sa iyong kasalanan. Take off your confidence in yourself. Believe in the finished work of Christ and surrender now. Let us all bow down. Let's pray. Father, we thank you for this morning, Panginoon, that sa clarity, Panginoon, ng iyong salita na pinapakita nito, Panginoon, ng iyong muling pagkabuhay. Patawarin mo kami, Panginoon, kung nakakalimutan namin kung ano yung ginawa mo sa cross, kung ano yung ginawa mong pagliligtas sa amin, Panginoon. That this resurrection ay hindi lang maalala namin kundi sa celebration, Panginoon, ng iyong resurrection, Panginoon, kundi araw-araw, Panginoon, sa aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na mamuhay para na tulungan mo kami, Panginoon, na mamuhay na ayon sa iyong pagkakaligtas, Panginoon. Tulungan mo kami mamuhay na may kabanalan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong natapos na gawa. And tulungan mo kami, Panginoon, na labanan, Panginoon, ang aming kasalanan, Panginoon. Ang lahat ng to, Panginoon, tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen.